at Kris Aquino, may buwelta sa mga nagpapakalat na critical na ang kanyang kondisyon. Samantala, pinasinungalingan naman ni Kris Aquino ang mga maling balita tungkol sa kanya. Noon pang Biyernes, walang humpay ang pagkalat na critical umano ang kondisyon o pagyaoraw ni Kris sa ibang bansa. Napuno na ang salop, ika nga, kaya minarapat na ni Kris na kalusin ito. Salat-anya ito sa katotohanan. Sa buwelta niya sa kanyang social media account, binansagan niyang hashtag fake news at trolls ang mga tumitira sa kanya, na tila excited daw na sundan niya ang pagyaon ng kapatid niyang si dating Pangulong Noynoy Aquino. Sorry, Anya, pero lalaban daw siya para humaba pa ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga anak na kailangan pa siya. Bilang patunay na andito siya, pinakita din ni Kris ang Zoom meeting ng kanilang pamilya kung saan din siya dumalo at kanyang anak na si Bimby sa pamisa para sa yumaon niyang pinsan nung linggo. Nagpasalamat din si Kris sa lahat ng patuloy na nagmamalasakit sa kanya at nagpapadala ng pagkain at iba pang regalo. Nakakahiya na raw, pero tutumbasan na lang daw niya ito ng walang iba yung katapatan at pasasalamat. Tamang timing din daw na basagin niya ang mga peking balita sa pagdiwang ngayon ng kaarawan ng yumaong inang si dating Pangulong Cory Aquino. Ilang taon na rin tinitiis ni Kris ang mga komplikasyon ng kanyang autoimmune disease na inaasahang malulunasan naman sa medical treatment dito o sa ibang bansa. Hangad din ng maraming pamilya, kaibigan at kanyang taga-subaybay ang ganap niyang paghilom. Mario Dumawal, ABS-CBN News.